Tapos ilang bayan, nagpupuri mga hinira, masayang nagdiriwa, magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ating niaalay at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy pa rin tayong dumulog sa Diyos, ialay ang misang ito, gayon din ang ating mga personal na kahilingan at ang mga kahilingan ng mga humihingi sa ating panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, kilalanin natin ang ating mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapaan sang katuwahang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugo sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon,
dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ang Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal. Sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan na ay siyang pastol ng mga tupa, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanikanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Kahapon po ay nagpahayag ang ating Panginoon at nagsabing, ako ang mabuting pastol. At bago pa po ang araw po ng Linggo, yung pong nakaraang araw sa buong halos limang araw na sunod-sunod, ang nagsabi ang Panginoon sa Kabanata 6 ni San Juan na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. At hindi lang po basta tinapay, kundi ang sabi niya, ang sino mang kumain sa tinapay o sa akin ay hindi magugutom, kundi mabubuhay. At ang sino mang uminom sa kanyang dugo ay hindi mauuhaw, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, halos pinakita po ng ating pong mga pagbasa ang tinatawag na pagpapakilala ng ating Panginoon. At kahapon, pinahayag po niya na siya ang mabuting pastol. Ngayon po halos pinagsama niya po ang dalawang bagay na napakahalaga. Si Jesus ang mabuting pastol at siya ang bukod-tanging daanan. Siya ang pintuan. Mga kapatid, kapag ating pong tinig ng mabuti, meron pong pinapahayag sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Una, pinakikita niya po na ang sino mang makikinig sa kanya ay hindi mamamatay, kundi mabubuhay. Ikalawa, ang sino mang susunod sa kanya ay makasusumpong ng tinatawag na kaganapan sa kanyang buhay. Ibig pong sabihin, anuman ang kakulangan mo, anuman ang emptiness mo, ang Diyos ang siyang pupuno sa lahat ng kakulangan. At ikatlo, kailanman hindi niya tayo iiwan at handa siyang magbigay at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaganapan ng ating buhay na walang hanggan. Ito po yung pinakapuso ng ating pong mga pagdiriwang. Ito po yung binubuksan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon
unti-unti po natin siyang makilala sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, yung konteksto po ng ating pong pagbasa, hindi po sinasabi ni Jesus ang ganitong bagay. Ako ay isang gwardiya. Bakit po? Kasi kakaiba po ang kanyang binibigyan ng diin. Siya ang pintuan. Ano po ba yung ibig pong sabihin ng pintuan? Of course, dito po sa ating Quiapo, no? Kahit sa anumang establishment, no? Kapag halimbawang mayroong pintuan at lalo na kung kailangan po itong protektahan, tumatayo ang isang guard nang sa gayon ay maprotektahan ang lugar na yon. Ngunit para kay Jesus, kakaiba po. Bakit po? Kasi yung pong sinasabi niyang pintuan, ito po ay isang kural, isang kulungan na pinapasukan ng lahat ng tupa. Iisa lamang po ang pintuan. Kaya naman lahat po ng tupa, diyan po papasok. At ano po ang batayan? Kapag sinabi po ni Jesus na ako ang siyang pintuan, ang ibig pong sabihin ng kulungan na ito, wala pong pintuan, pero merong isang daraanan na ang lahat ng tupa ay maaring pumasok, lalo na kung siya ay nakikilala. Bakit po? Dahil ang sinasabi niyang pintuan, during night, kapag ang lahat po ng kawan, ang lahat ng tupa ay nasa loob na ng kulungan, ang ginagawa po ng isang pastol, doon po siya humihiga sa may pintuan. Kaya naman, walang sino man pong pwedeng pumasok dito maliban sa daanan siya. Dahil doon siya mismo nakahiga sa pintuan. At kung may magnanakaw, tiyak over my dead body. Ganun pong katindi ang pagbabantay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang wika niya, kailangang makilala niyo ako, kailangang tanggapin niyo ako na ako ang mabuting pastol at ako ang bukod-tanging pintuan. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang hirap na po talagang pagtibayin ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang daming pintuan na ating pong bibigyan ng pansin. Minsan ang mga pintuan pong ito ang siyang naglalayo sa atin. Tumingin ka sa social media, makikita mo ang napakaraming pintuan. Ah, gantong pamamaraan, yayaman ka. Gantong pamamaraan, maabot mo ang iyong pangarap. Gantong pintuan ang pasukin mo at tiyak magiging successful ka. To the point ang mangyayari po sa atin, nakukumpare po natin ang ating sarili, kaya naman tayo po ay nalulungkot. Bakit po? Kasi every time you compare yourself with other people, you will always find somebody better than you. Kaya naman, saan ka papasok na pintuan? Ano yung pwede mong bigyan ng pansin? Ang pintuan laging bukas, ang pintuan walang iba kung hindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Eh ang tanong ay ito, tayo ba ay nakikinig sa tinatawag na salita ng Diyos? Halimbawa po sa ating pong mga namimintuho dito sa atin po, sa Quiapo. Kapag tayo po ba ay bumalik sa ating tahanan, meron po ba tayong sariling Biblia na pwede po nating basahin, balik-balikan at muling pakinggan ang salita ng Diyos? O alam po natin, opo, Father, alam ko meron po akong Biblia sa bahay. Pero sandali lang, kung sasama kaya ako sa bahay nyo, makikita natin yung Biblia nyo? Baka sasabihin nyo, Father, dito ko lang nilagay yung Biblia ko eh. Pero hindi ko na makita. Kung ganun mga kapatid, ang katatagan ng ating pananampalataya at ang pagtubo po nito ay makikita natin sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya naman every time we open our Bible, binibigay po sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Ngayon pong araw, mga kapatid, a gentle reminder to all of you. Kung kayo po ay walang Biblia sa iyong tahanan, bumili na po kayo. Acquire one for you. Ang cellphone nyo, papalit-palit kapag naluluma. Ngayon, ang Biblia nyo,
hindi naman naluluma, kasi hindi naman nabubuksan. Kaya sa araw pong ito, isang napakagandang paalala ang pagbasang ito upang lubusan nating makilala ang mabuting pastol at ang bukod-tanging pintuan ng ating kaligtasan. Open our Bible. Kung wala tayong Biblia, halina mga kapatid, magkaroon ng ating sariling Biblia nang ito po ay ating mabasa. Alam niyo po mga kapatid, madalas po tinatanong natin sa ating sarili, paano ko kaya maiintindihan ang pinagdaraanan ko? Kaya nga po kayo naririto eh. Bakit po? Kasi kayo po ay handang magdasal, kayo po ay handang magsakripisyo. Nang sa gayon maunawaan niyo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Ang sabi po ni Saint Teresa ng Avila ay ganito, nais mong maintindihan ng Diyos. Nais mo siyang maunawaan. Ganito ang gawin mo. Sa iyong pananalangin, pagpasok mo sa simbahan, ipikit mo ang iyong mga mata nang mabuksan ang mata ng iyong kaluluwa at doon sa iyong puso, makita mo si Jesus at doon mo siya kausapin. Sa araw pong ito, bago po kayo umalis, manikluhod, manahimik, ipikit ang ating mga mata at manalangin. Nang sa gayon, makausap natin ang mabuting pastol na siyang magpapapasok sa atin sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kamuan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating tutugon, Banal Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na landas. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon ito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ama lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon,
ba? Unan mo bigay ang alam at inaay, andok ng pagkabuhay. Pinupuri kita, oo, sapagkat ako'y iligtas. Ang kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan na di puhunan mong bigay ang alang at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na nilob mong aming ikatuwa ngayon ay papabuguhin mo sa mga galak at manatili sa aming habang panahon sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kainialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang galis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reliyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kabarid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mapupuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso sa Jose, kaysa ng apostol, si San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kabatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Easter Recollection sa darating na April 23, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Reginald R. Malikdem, Vicar General, Mission Station Priest ng Mary Mother of Hope Chapel, Landmark at ng Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel, Makati. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging pang magpakailanman. Ibagalo mong kami maluwalhating makarating sa bagabuhay na magtatampok sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay dumudulog at nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pusong mapagpasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan, kasama ng kanilang mga kahilingan. At sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, na maalala nawa nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang mahal pa namin.